sardinas, itlog. Wala na ba ibang pagkain? Hindi ako kumakain yan eh. Sorry ma'am, hindi kasi ako makapamalingki. Naalagaan ko po kasi si baby Joe. Ah, so anong gusto mo? Ako pa yung mag-grocery ka nun? Eh, hindi naman po yun yung ibig kong sabihin, ma'am. Ang akin lang po, hindi ko po kasi kaya gawin lahat ng sabay-sabay. Bakit ka ba nagre-reklamo, Connie? Di ba pinapasweldo naman kita? Sinusweldohan niyo nga ako, ma'am. Pero nag-aalala lang po kasi ako eh. Baka madamay po ako sa gulong kinasasangkutan niyo. Connie, di ba sinabi ko naman na sa'yo? Ginagawan ko na nga ng paraan. Okay? Huwag ka nang mag-alala. Lalayo tayo. Gagawin natin yung pinaplano natin na mag-a-abroad tayo. Para hindi na tayo matuntun ng mga pulis. Pero paano po natin gagawin yun, ma'am? Baka maharang po tayo sa airport. Dahil wanted na kayo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na dadaan tayo sa airport? Ha? May nakausap na akong travel agency. Okay? May kakilala ko doon. Tutulong siya sa atin para sa ticket at saka sa mga ID natin. Ngayon ang gagawin natin mamayang hapon. Sasakay tayo ng barko papuntang Zamboanga. Tapos lalabas tayo ng bansa through a backdoor exit. Pagkarating natin ng Malaysia, doon tayo sasakay ng eroplano papuntang, ewan ko, Hong Kong or Singapore. Doon tayo magtatago. Magpapalamig muna ako doon ng ilang buwan. Pagtapos, kapag nabuo ko na ulit yung susunod kong plano, babalik ako dito. Gagantihan ko si Jordan at si Christy dahil kung hindi sa akin mapupunta ang asawa ko, sisiguraduhin ko na hindi rin silang dalawa magkakatuloy. Gagawin kong miserable ang buhay nila.